Sila po ang nagbibigay kulay sa mga istorya through their nakakatawa, nakakatuwa, nakakatakot at minsan nakakagigil na mga roles. Please welcome, we got Young JV, Manuel Chua, Zeppy Borromeo, Ian Rancis, and Neil Coleta. What's up you guys? Maganda ka yan! Hello po! Kaya po ako naging artista, binigyan nila ang work. So, nung binigyan ako ng trabaho, sige, might as well, syempre, try ko, di ba? Kahit wala sa isip ko. So, nung tinake ko yung trabaho, yun na, nag-start na ako ng workshops, hindi na ako huminto, kasi gusto kong i-develop yung ginagawa ko. Gusto kong ipakita na serious ako doon sa ginagawa kong craft. So, lahat naman tayo may artistry sa loob, di ba? Yung sa akin, inilabas ko na lang, tapos dinevelop ko. May premiere night ng isang movie na pumunta kami ni ate, tapos nakita ako ni Kuya Jerbs. Ito yung before mawala si tatay si Kuya Jerbs. Tapos tinanong si ate ni Kuya Jerbs kung is your brother in showbiz. Hindi ako nakasagot noon kasi syempre natulala lang ako. Si ate yung sumagot na sinabi na lang ni ate na parang yes, he is, kung gusto ko daw mag-showbiz. Tapos ayun, dinala na ako ni Kuya Jerbs and then introduce sa show niya. At akala ko mag-audition lang, akala ko mag-lumusi, ganyan. Nagulat ako, welcome na ako dun sa show. After na projects ko, after Budoy, yung nakukuha na ako ng ibang projects, doon na, tsaka nag-workshops na ako with Direk, Ryan, doon na ako parang nag-sink in talaga na nagustuhan ko siya. Kasi nung bata pa lang ako, mahilig na ako mag-pretend, alam mo yun, yung mag-pretend ng superhero tayo, o magana. So parang nadala ko siya at sabi ko, parang napamahal na ako sa acting after yung project na yun. Police sa comedy na sitcom na George and Cecil and director namin Jose Javier Reyes. It was with Julian Santos and Ryan Agosillo. Tanda ko pa. Hindi ko makakalimutan na medyo may pressure siguro yung 100 Days to Heaven. Kasi halos... With Miss Connie? Hello? Ha? With Miss Connie? Oh yeah, Miss Connie tsaka si Cyril, di ba? Yeah. Kasi halos weekly kasi, may mga guest kami doon. Tapos, I think nung lockdown, pinalabas siya eh. Throwback teleserye nung lockdown. Yes, yes. Di ba, pinakita siya. Tapos, halos lahat, hindi naman lahat, pero maraming veteranong aktor naka-eksena ko mismo. Parang isa ako sa swerte na hindi naman sobrang typecasted na puro action. Nag-action ako lagi sa ABS, pero minsan pag gumagawa ako ng indie, napupunta ako sa ibang genre. Tapos pag nagtatrabaho rin ako sa iba, natatry ko rin magbakla, natatry ko mag-comedy. So hindi naman sobrang typecasted na ano. At kapag binibigyan naman ako ng action, nag-enjoy naman talaga ako kasi somehow, doon ako talagang sanay na. Kumbaga, sanay na tayo kung itatapon ako sa pagugulungin, di ba? Yung mga fight scene, yung mga numero. Somehow, medyo forte ko na. Maging artista, akala ng iba madali lang. Lalo na sa atin, marami sa series, sa teleserye, ang daming kinukunan na eksena. Minsan, on the spot, gagawin yung script.
kailangan mo i-memorize on the spot and correct, then take correct, na. Correct. Yes. Minsan mahaba pa yung linya. Talagang kailangan mga mahaba. Yung sinasabi mo, maging totoo ka sa sarili sa character mo. Kapag ako nilatagan kuminsan ng roles tapos hindi ko talaga kayang gawin yun, nandun na nakasulat, sinasabi ko na kaagad sa director tsaka sa producer na hindi ko kaya. Hindi ko po kaya itong part na to. Okay lang naman po sa akin kung titingin kayo ng ibang artista, hindi nyo sa akin ibibigay. Kasi hindi ko po talaga kaya. Nice. Pero kapag kaya ko... Kahit anong role. Oh. Yeah, it's yeah. Not just about what we're talking about, pero yung even yeah, yeah. Yung roles, okay? Kahit anong role. Basta hindi ko kaya yung nakikita ko dun sa ano, sabihin ko na kaagad. Kasi hindi na ako maghihintay na dumating ako sa set. Tsaka ako pa sasabihin para mapambitin lang ng production. So bago pa lang ako pumunta, bago pa lang mangyari ang lahat, nabasa ko na, sasabihin ko na hindi ko po kaya. Minsan, pag trip niya, papahirapan ka niya. Yung, pag, yung mga trip lang bilang barkada. But overall of things, parang for me, he pushes you to be better. Yun yung para sa akin. Ito rin yung ano, yung character na person with disability. Yan, yung mga ganyang role yung pinapangarap kong magawa. Pero sa mga dream na makasama, ako kahit sino. Kasi, seriously, lalo na itong mga kasama ko dito, ayan, so makasama yan. Wow! Oo. Wow. So makasama na tayo. Action, you full on action. Hindi ko pa siya na try. Rambo. Rambo. Kasi galing lumaki ako sa military family. So parang I wanted to express a certain ano bang tawag doon? Hindi ko na-experience ever to a film or anything. So, action. Pagbalik siguro ni John Lloyd, gusto ko kasama ako sa unang okay, unang project okay, niya John ulit. Lloyd. Yeah. John Lloyd. Yes. Yeah, yeah. Gusto ko ano? Gusto ko ako yung lead. Sidekick ko siya. Wow! Yeah. joke lang yun. Yes. Eto. Multiple personality. Oh, yeah. Yan ang iniisip ko kanina. Oh, split. Sabi ko yan eh. Kasi gusto ko maraming, di lang dalawa, tatlo, lima, basta marami as much as possible. FOMO. When she dropping low, she got the FOMO. Got me just falling into a monster. Ain't nobody do it like the way you do. Got me acting up before. You never heard us before, me. Girl, I'm trying to cuff. It ain't for the season, baby. I can't get enough. You know you the reason, baby. I ain't trying to bluff, yeah. I can be a little rough, but you like it when we touch. Make me love everything. Don't be scared. I'm still here. Don't get you tripping, but I feel the fear. They ain't gotta know what you saw. And if you wanna come, take it up. But you, it's so bad. Got me breaking the law. Tell me, is you with it all? I got time for the banks. Ain't no time to waste. But if you can't get enough, is you with it or not? Is you with it or not? Pumalis ka dito! Iwan mo na ako! Fake tunay! Ang tunay ay sketchers, hindi skeechers! Talaga? Ah, di ba mas masaya? Pumalis ka na po yung wahag! Wahag po! Tama na po! Thank you! Guess, and we hope that
we will have you once more.